Hello guys, welcome back to ujayTV. Guys, medyo magsiseryoso ako ngayon. Tingnan nyo naman, nakapolo na si ujayTV, hindi nakasando. Kasi guys, gusto ko formal itong aking gagawing reaction video sa kanila. Dahil nag-compile ako ng dalawang video na kinuhanan ko po ng mga kanilang binitawang linya sa kanilang vlog na talagang kailangan nating ulit-ulitin at kailangan nating damahin. Ayoko masyadong mag-ingay dito dahil ito ay talagang napaka seryoso ng mga binitawan din ng salitang ito. Gusto ko lahat kayo pag binuksan niyo ang page ni UJTV, ang channel ni UJTV, gusto ko makikita niyo agad itong ginawa kong reaction video. At kung gusto niyo ulit-ulitin siya, hindi niyo na i-search 'yon, nasa unahan ng akin channel. Ito yung gagawin ko. Okay? So sana guys, samahan niyo ako. Kiligin, langgamin, guyamin, kung ano man ang inyong tawag sa langgam. Basta ako po ay kinilig dito at gusto ko siyang paulit-ulitin. Once na bubuksan ko ang channel ko, makikita ko tong mga videos na to. Okay? So huwag natin patagalin guys, samahan niyo ako. Manood tayo ng kanilang mga katagang ito. Okay? So yan na. 3, 2, 1. Kiligin kayo guys. Go! Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Alam niyo ba guys? Grabe. Kung di ba marami nagtatanong kung ano bang ini-imagine namin for the future kaming dalawa. Mm-hmm. Kasi sa amin dalawa, sa relasyon namin, parang hindi pa kami... Parang nandito pa lang kami sa stage na gusto naming maging masaya muna, i-enjoy muna yung relasyon. Ayaw namin ma-pressure. Tama. Pero syempre, lahat naman talaga ng babae gustong ikasal din. Yes. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan. Pressure. Oh. Gusto kong kumasal. Kahit nga ako, kahit lalaki, gusto kong kumasal. Oo. Pero syempre, depende pa rin sa estado sa buhay. Tama naman. Diba? So, ayun. Tapos, kaya nung time na, meron ko nabasa. Anong plano nyo in the future? Ganyan. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Oh. Hindi ko binabasa yung question na yun. Parang yung sinasantabi ko yun. Kasi wala naman din ako masasabi. Kasi nga, wala naman tayo napagplanuhan, diba? Parang hindi naman natin napag-uusapan yung mga ganun bagay. Mas natututukan natin yung... Ito lang. Basta mag-enjoy muna kami ngayon. Mag-enjoy lang kami ngayon. Pero in the future... Gusto ko, ikaw na yung... papakasalan ko. Sana. Hindi mo naman kasi masasabi kung... mag-stay ba kayong dalawa sa isa't isa. Kasi maraming pagsubok eh. Yes. So, nasa inyo na lang yun kung kaya nyo bang i-handle yung pagsubok na yun. Yes, tama. Or hindi. Or may panibago na naman, ganun. Sa totoo lang, nakakapagod kasi yung paiba-iba ka. Yes. Tapos, committed ka dun sa taong hindi ka pa sigurado. Parang nakakapagod yung ganun. Yung okay na kayo, ganyan. Pero hindi nyo nararamdaman sa isa't isa na magiging kayo in the future. Tama. Siguro para sa akin, kung ganun yung relasyon na meron kayo, i-stop nyo na lang. Kasi parang nag-waste lang kayo ng time. Yes. Imbis na yung taong pahalagahan ka, darating sa buhay mo, habang kayo pa. Diba? Guess ko ba? Parang sayang lang yung oras. Ganun. So yun, ganun pa lang, yung mga ganun bagay pa lang yung napag-uusapan namin. Yung kukuha kami ng mga card, wow, ng bangko niya, bangko ko, ganun. Yun, mga ganung bagay pa lang na pag-uusapan namin. Yung mga IDs, ganun. Galing. Yun lang, plano pa lang. Pero hindi pa kami umabot sa puntong paano pagkakasal na tayo, ganyan, saan mo gusto ikasal. Wow. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Oh. Siguro someday, magkakaroon kami ng deep talks about doon. Pero ngayon kasi nag-e-enjoy pa kami. Tsaka di pa kami nagmamadali. Tapos, stay kami sa tamang oras at tamang panahon. Tama! Anong dream wedding mo someday? Ayan! Simbahan. Yung mga simbahan na ano, hindi yung simple simbahan, yung mga lumang simbahan. Kunyari ito. Tapos for example, ito, kagaya nito. Oo, ganyan. Tapos may history. O yan, minsan sa dagat. Gusto ko beach wedding mo. Beach wedding. Pero ano talaga, kasi merong gustong-gusto mo talaga yun, dream mo talaga yun. Ano yun? Dream. Isa lang, siyempre. Sa dagat. Dagat talaga. Dagat siya. Beach wedding. Beach wedding.
Pero ewan ko, gusto ko din sa amin. Sa simbahan. Pero ako kasi, gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Ambisyon sa akong tao. Sabi nga ni, ng kaibigan ko dati, yung best friend ko, si Valen. Napagkukwentuhan namin yung mga dream-dream wedding na ganyan. Gusto ko first wedding, oh, first wedding, so may second wedding. Wait, love. Gusto ko first wedding ko sa simbahan talaga. Kasi gusto ko talagang lumakad sa altar yes. Talaga. Gusto ko yung haba ng belo ko mahabang-mahaba. Kailangan, totoo. Alam mo yung pagbaba ko pa lang dapat. Basta, ganun yung dream wedding ko. Tapos, ang mga neutral colors lang yung motif ng wedding. Ganun, simple lang. Simple lang. Ganun. Tapos, gusto ko, syempre, ikasal sa tamang tao. Wow. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Oh. Diba ito kasi yung first wedding ko. Grabe. Tapos reception, kahit saan naman reception, okay lang. Kasi tapos na yung dream wedding ko yun. Reception, hindi ko na naisip yun eh. Pero yung second wedding ko, gusto ko beach. Beach, maganda sa beach. Tapos sa second, second wedding ko sana, gusto ko. Nandun lang yung family ko, tsaka family mo, gano'n. Wow, kasama yung family yun. Talaga niya. So yun, gano'n lang. Gusto ko family lang both pero side. Pero sa akin, love, alam mo dati. Nung mapapangasawa ko, gano'n lang. Dati sa akin, gusto ko lang. Inisip ko dati, papasan na lang sa akin. Yung talagang doon, yung... West? Oo, sa West. Siyempre, nasa utok eh. Siyempre, papasan na lang sa West kung wala masyadong pera. Tapos yung pampasal sa simbahan, yun na lang pagkatayo ng bahay. Alis kasal kayo, nagpamahalan kayo ng totoo. Pero kasi lang, oo nga, ganun nga, pwede yung ganun, simple lang. Pero kasi para sa akin, nangarap ka na eh. Di ba? Alam mo yun, nangarap ka na, bakit hindi mo pa solidin, bakit hindi mo pa itodo. Kasi ako kasi lang, di ba pag meron akong gusto, isang bagay, kailangan pagtatrabaho mo para makuha ko yung bagay na yun. Ganun ako. Sobrang taas ng pangarap ko, kaya sobra din naman akong pagod sa trabaho. Tama yan, tama yan. Palagi. Okay. Kaya nga sabi ko nga kay mama at kay daddy, gusto ko after ko dito. Pasal ka yung... agad. Hindi. Sana. Gusto ko after ko dito. Kasi alam mo yun, ang tanda, ang bata ko pa para nag-work ako. Siyempre, 19 years old ako nag-start mag-work. Tapos, ayun. 24 years old ako matatapos dito. So parang gusto ko, sabi ko, parang rest time ko naman. Para i-build yung relationship for my family, for my own family. Tama. So, yun yung naisip ko. Galing, Neneng? Yun. Kala ko gusto mo agad magkakalabas mo din sa, gusto mo agad magkasama. Hindi, grabe ka naman. Basta ako, sino magiging boyfriend ko noon? Tara, pakasal. Tara, wow. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Oh. Father, I do. Yes! So, yun na nga. Yun namang in-open mo kanina na dati, iniisip mo sa West ka magpapakasal. Okay lang naman yun. Pero depende kasi, di ba sabi ko nga kanina, depende sa couple. Hmm. Kasi merong mag-partner na hindi sila ready. Oh. Tapos, nabuntis lang nung lalaki si babae. Tapos, so, nag-West sila. Oh, West. Pero, yung West, okay lang naman yun. Kasi at least, nanumpa pa rin kayo, di ba? Yes! Through ups and downs, kayo pa rin. Actually, kung ngayong puntong to, kung magkakaroon man ako ng baby, okay lang. Hindi ko siya ikakahiya or hindi ko siya itatago. Proud ako. Yes, ang galing. Sa masarap magka-baby na parang nag-troka mo lang pag lumaki. Yun na nga. Yun na nga rin ang pinupunto ko. Kung bakit gusto ko, pagtapos ko dito, 24 na ako noon, o gusto ko, makabanding ko pa ng matagal yung magiging baby ko. Yeah. Gusto ko makita ko pa. Sorry, pero advance na kasi. Gusto ko makita ko pa yung magiging apo ko sa mga magiging anak ko. Ganda. Parang asaya lang kasi na tropa mo, yung anak mo. So, yun lang. Huwag ako nag-anak ko. Sarap pakinggan, guys. XB lahat. Ang sarap pakinggan, guys. Ang kanilang mga plano. Anong gusto mong unang i-invest? Para sa family mo, para sa iyo. Ano gusto mo unang i-invest? Ikaw, ano ko lang i-invest? Ako kasi, siyempre na din yung kotse ko, di ba? So, siya na yung una. Pangalawa ko sanang gustong mag-invest business. Yes, tapos, tama. Bahay. Tama. Kasi,
syempre stay in naman tayo. Tapos si mama may bahay naman, si daddy nag-work naman. So business muna. Mm-hmm. Para yung kit sana, no? Para yung sanang kikitain ng business ko soon or natin. Eh yun yung pang gagawa or pang babayad natin sa magiging bahay natin. Gets mo? Tama. Ganun kasi kung parang bayad ka lang ng bayad tapos kasi walang nag-earn. Mm-hmm. Yes. Diba? Parang patapon yung pera. Wala mapupunta yung pera. Mm-hmm. Parang ganun. So yun yung gusto ko sana. Gusto. Business muna, tapos bahay. Ganun. Water station. Oh, promise, water station tayo simula. Water station. Wala naman sinabi. Water station. Maganda rin yun. Pagawa ng apartment. Yes. Oo, apartment din. Magandang business din yung apartment. Kasi syempre, nandyan lang. Kaya lang, medyo ano nga lang, medyo mabigat sa bulsa. Pero okay lang. Oh, malaking investment. So ayun, tapos syempre sa bahay na yun, titira si mama. Kasi si daddy, may bahay naman siya. Tapos kukunin ko si lola ko. Ganda. Galing. Kasi yung gusto ko. Hindi ako nangarap ng sobrang laking bahay. Ako rin. Para itira dun yung lahat ng pamilya ko. Hindi simple ako nangarap ng sobrang laking bahay. Simple lang ba? Masaya na ako sa maliit lang, tapos nakikita-kita kayo. Feeling ko kasi, kapag sobrang laki ng bahay mo, parang hindi na kayo nakikita-kita, wala na kayong bonding. Yes. Lalo na, nauso ngayon ng social media, di ba? I love you. Mm. I love you lang. Oh. I love you lang. Oh. Ano yung jack ganyan? So yun, dito lang kami, tapos ikot-ikot lang kami dito. Ganun uh-huh. lang yung ginagawa namin. Ganda ba? No, guys? Grabe. Oh my God. Love. Ayan na. Ayan na, guys. Ayan na. Alam niyo ba, guys? May sasabihin ako sa inyo. Aha. Bad news, good news. Love, meron ako sasabihin sa'yo. First time ko lang ito sasabihin sa'yo. Bad news, good news. Basta. Yeah. Oh. Gusto ko. Gusto ko. Wait, yay! Gusto ko. Ikaw na yung... Oh, love. Ako din. Gusto ko. Wait lang. Gusto ko, ikaw na yung papakasalan ko. Oh, yes! Ayoko na lang iba. Ang din na, pangat ko sa pag-iba iba. Grabe yan! Sabi ko sa'yo. Tsaka masaya ako sa'yo. Hindi! Hindi ako sasabay. Love na love. Tapos minsan, minsan date ako rin. Hindi ko siya kasi pag sinabayan ko siya, walang totoo pa ko na naman. Tawin na naman. Love na. Love you. Grabe! Tapos, pababaan niyo sa'yo. Good morning. Good morning to you. Love, meron ako sasabihin sa'yo. First time ko na ito sasabihin sa'yo. Basta. Oh my God. Gusto ko. Yes. Wait, gusto ko. Ikaw na yung... Oh, love. Ako din. Gusto ko. Wait lang. Gusto ko. Ikaw na yung... Papakasalan ko. Grabe na. Oh. Ayoko na iba. Gusto ko. Ikaw na yung... Papakasalan ko. Gusto ko. Ikaw na yung... Grabe. Papakasalan ko. Yun, stop na yun, guys. Okay. Grabe, no, guys. Si Ineng, ready na talaga sa buhay niya. Kasal man siya, ikasal siya, or hindi pa sa ngayon. Basta anytime, magsabi man si Edmond kung siya ay magre-ready na si Utoy. Anytime ready si Ineng. Kasi siya na yung nagsabi, guys, eh. Siya yung babae, dapat yung lalaki magsasabi ito. Kasi yung lalaki yung magiging haligi ng ano, eh. Ng tahanan eh. Siya yung magbubuo ng pundasyon ng tahanan. At ang gagabay sa mga anak ay si Ineng. Pero sa panahon ngayon, guys, tingnan nyo naman, si Ineng, eager na siya talaga. Hindi mahirap, hindi madaling sabihin, guys, yung ganung word, ha. Sa babae pa nang galing na gusto ko ikaw na yung papakasalan ko. Madalas sa lalaki na, ano yan, guys, sa lalaki na labas sa bibig yan. Hindi sa babae. Kaya grabe ang sweetness. Kaya ako ganito, guys, eh. Kasi parang, hindi ko pa nakikita madalas to sa babae, guys, na yung babae ang magsasabi sa lalaki ng ganito. Di ba? Aminin nyo yan, guys. Karamihan, mostly, lalaki yung magpaplano kung kailan talaga sila magpapakasal dalawa. Ang babae, mag-iintay lang yan ng sasabihin ng lalaki na, gusto ko pakasalan na kita. Ikaw nang papakasalan ko. Ready na rin ako. Ganun eh. Kaya nakakaano, guys, dito. Sarap panuurin. Balik-balikan nyo, guys. Ulit-ulitin nyo. Buksan ang aking channel. Panoodin natin to palagi sa unahan ng aking videos. Grabe, guys, ilalay ko talaga to sa front ng aking videos. Ayoko nang patagalin, guys, kasi hahaba to para at least madaling mapanood ninyo. Yun lang sabi ko, guys, kinikilabutan ako, guys, sa kilig at sa saya sa dalawang ito talaga, guys. Mongel na ang malakas.
Okay? Mongel na the best, tanggal stress, at Mongel na ang malakas ngayon hanggang wakas. Yan ang masasabi po ni UJTV. At maraming salamat sa inyong lahat, guys, sa panonood at pagsama sa akin sa reaction videos na to. God bless everyone. Bye-bye.